honest here, okay? May naghihintay na kamalasan na darating sa Metro Manila at ito ay palulubugin. Yun. Okay? You don't have to be a rocket scientist para maunawaan itong bagay na ito. Itong reclamation island na itinatayo dito sa Ross Boulevard ay disaster. Okay? So, kung natatandaan ninyo, itong Bagyong Sendong 2011, ang daming namatay sa Cagayan de Oro. Bakit ka mo? Tumaas yung tubig, di ba? Dahil high tide, hindi nakalabas ng tubig. Na tubig ulan. So, yun. At ang daming namatay na tao. At doon ako ng 2011, January, December yun, December 28. At hanggang January, namamaho na ang Cagayan de Oro dahil marami mga bangkay na wala nagkiklaim. Eh, wala namang storage. Andun lang sa basurahan. Nakangamoy. Napaka sangsang ng amoy. Yun ang nangyari sa Cagayan de Oro 2011. Yung Bagyong Sendong. Okay? Ito ang nangyari ha. Sabihin ko sa inyo ha. Kung pupunta kayo sa Cagayan de Oro, okay, ang tubig yan nagagaling sa bukid noon. Pababa. Okay? Kung napapansin ninyo, ang tubig doon ay kulay brown. Yung putik. Putik na eh. Doon ka magkikita sa Cagayan de Oro na umaalon ang dagat na kulay brown dahil naghahalo ang putik. Okay? Nag-memerge. So, may mga tao, yung mga illegal settler na yung mga squatter na kasi pag bumabagsak yung tubig, may dalang putik, di ba? So, yung dating para sa ilog, nagkakaroon ng lupa. Okay? Kumakain ng lupa, nagtatayo ngayon ng mga tao. Kaya dumami ang tao doon. Ito pa man, kung ikukumpara ang Cagayan de Oro sa Metro Manila, that is a small scale. Although ang namatay sa Cagayan de Oro ay almost 2,000 na tao dahil lampas na ng 1 month, ang dami para nakikita bangka, yung mga nakalabas lang ang kamay sa putik, sa nasa laot. So, mga hindi na na-identify ibang mga bangkay. Can you imagine kung nangyari sa Maynila, gaano kadami ang tao sa Metro Manila? Yun. Okay? So, ichochok nila yun eh. Pag tinayuan niya ng 21 island na close to 400 hectare daw yun, ay wala talaga lalabas ng tubig at talagang malulunod ang Maynila. So, guarantee yan. Hindi kailangan maging rocket scientist ka para hindi mo makita yan, okay? Eh, kung may argue dito, merong, bakit doon sa ano, sa ano ba yun, sa Dubai daw yun, nilagyan doon ng mga palm na ano, na mga island. Iba yun, iba sitwasyon yun. Hindi sila tropical area na nagbubuhos ng tubig. Okay? You have to consider na meron low tide at saka high tide. Pag tumaas ang tubig yan, hindi makakalabas yung tubig natin. Yun ang problema. On top of it, meron pa tayong mga basurang problema na hindi makalabas sa ang tubig. At talagang delikado. Anyway, matikas naman ang ulo ng mga Pilipino, ng mga bobotante. Yun ang problema. Okay, yung mga, nung pumasok dito yung mga pogo, sino nakinabang? Nakinabang ba mga Pilipino? Nga. Wala nakinabang na mga Pilipino. Hanggang ngayon, bumaon pa tayo lalo sa utang. Hindi daw pala nagbayad ng taxi mga tumakbo na lamang. So, yun ang problema. Ang nakikinabang lang dyan ay yung mga ibang makapili. Tao. So, sa isusunod na video natin, pag-uusapan natin yung mga traidor, yung mga makapili. Okay, kasi nung unang panahon, teka, mabalik ko lang ito ha, maganda ito eh. Not unang panahon, nung mga 70s, 80s movie, meron mga Fernando Po Jr., Lito Lapid, Joseph Estrada movie, na paulit-ulit about makapili. Galit ang galit ang mga Pilipino sa mga makapili. At the end, laging patay ang mga makapili. Yan si Napakito Diaz, di ba? Pero ngayon, naiba ng panahon, ang mga makapili ngayon, ay sinasamba pa. Sinasamba dahil mga vlogger na eh, mga makapili ngayon. Okay, mga politiko. Nakikita niyo ba yung problema ng bansa ngayon? Pag may sumikat na mga magdanakaw, mamamatay tao, ay mas marami tagapagtanggol nila ng mga vlogger dahil mapera sila eh. Basta mga lahat ng mga bandido. Kahit pa ito eh, mga sex offender, yung mga ay talagang ano, meron silang mga vlogger, meron silang mga sila pa ang pinagtatanggol. Okay? Ewan ko ba yung nakakatakot din eh, nasa huling pahina daw tayo ng Biblia. Oh, yung mga
yung mga mali ay siyang ano eh. Siyang yung mga mali ang sinasamahan ng tao. So yeah, anyway, so sa susunod na video natin yan, natatalakay natin yan at yung mga traidor, yung mga makapili, okay? So, hindi naman natin makakusahan sila na direktahan. Tatanungin natin sila kung sila ba ay makapili o traidor. Ganun na rin. Yun. Okay, saan mo na pagpipila na makapili o traidor? Anyway, idagdag natin itong impormasyon na ito. Marami naman sa inyo nakarating na nga MOA Mall, di ba? Sa Jessamy Pasay ba yun? Okay, so kung napapansin nyo yung parking, hindi pantay siya, di ba? Hindi siya pantay. Dahil dating tubig yan eh, tinambakan lang yan, okay? Anyway, merong kasabihan ng mga matatanda na ang dating sa tubig ay babalik sa tubig. So, guarantee na masisira yan pag nilagyan ng ano, ng reclamation island yan. Guarantee yan. At ang dami mga ano, domino efekto. Dahil katulad ng mga Rizal, yung mga monumento natin ay maapektuhan. Okay? Yung ating Manila Sunset ay maapektuhan yan. Anyway, marami na mga nagbablog sa ganitong bagay. Okay? So, sa ngayon lang, I'll make it simple. Para maunawaan ng mga tao at mapabilis ang aksyon. Okay? Kung anong kahihinatnan nitong pagtatayo ng reclamation island dyan sa Rojas Boulevard. Okay? So, nakakatakot no? Yan ang katapusan na ng mga, especially sa mga mahihirap. Okay? Sila nasa baba. Mabuti yung mga mayayaman at may mga rest house sa mga probinsya, ganyan. Pero disaster talaga ang naghihintay dito, guarantee. Kaya lang hindi naman nila kayang ang problema, hindi nila kayang pigilan ang mga sakim. Ang mga traidor, okay, ang mga makapili ay mahirap pigilan 'yan. Like what I said, ang makapili ngayon ay iba na sila ngayon ang sinasamba dahil sila ang mapera. Okay, yung mga traidor. So hopefully, ang maganda siguro pagkatapos itong Batang Quiapo ay si wala na si Fernando po eh. Itong si Coco Martin ay pagpapatay niya ang mga makapili. Yeah, ibalik yung pelikula ng taga po, yung mga makapili ay pagbabatay na niya. Pelikula lang yun ah. Okay, hindi ko alam. Talagang ano eh, dahil nakasalalay dito ang buhay ng mga susunod na henerasyon. Okay? Nausin yung makapili at saka mga tao kayo parang ano eh, dahil nga parang makakapal na nga ang mga mukha no? Mahilig sila yung ano eh, yung mga politiko ngayon na kahit sila ang ano, sila mga may kasalanan, babalik na rin pa, nasamahan pa nila. May pag-asa maging senator, okay? Kita ba itong lately, si Bantag pwede na maging senator, si Tebes baka maging senator, si Kimbuloy baka maging senator din. Nakaka-prostrate man. Yun talaga ang reality. Yun ang nangyayari sa bansa natin. Walang boses ang mga bobotante. Yun. Anyway, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Anyway, short message lang tayo para may deliver natin ang mga importanteng bagay lang. Okay? So, yeah, kahit tayo once in a while na nagbablog, ay importante naman itong ating mga binablog na to. Okay? I'll see you with my next video. Okay? At sa sunod, mas painitin natin to. Alright? See you in my vlog.